Hello guys, good evening. Ayan, medyo mabilis tayo today because excited ako sa magaganap sa Maria Clara Ibarra. Episode 34 na tayo, kaya let's go na. Ito na mga hari dito. Nag-aalala na si Maria Clara sa iyo. Ipahahatid na lang kita kay Mang Adong para makauwi ka na. Kaya ko po ang sarili ko. I'm a strong, independent woman. Tila nakakalimutan mo na ikaw ay babae sa ilalim ng aming poder. Mm. Kausapin mo itong katukayo mo, malayong malayo sa Maria Clarang pinalaki. Oh, maraming salamat po at pinakita niyo ito sa akin. Sa sobrang ganda ay parang nananaginip lamang ako. Itiyakin natin, hindi ito mananatiling isang panaginip, maestro. Tonto del culo! Itutuloy ni Crisostomo ang libreng eskwela para sa lahat. Mukhang mapapaaga ang pagbisita ko para sa piyesta. Makikitang muli ng mga taga San Diego. Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na yon ng tamang leksyon. Sambit ng aking inang. Leksyon na ano? Suntok sa buwan daw po ang aking mga pangarap. Bakit? Ano ba ang iyong pangarap? Ang masuntok po ang buwan. Parang Clyde Jr. Naalala lang ako isang bata at ang isa kong babaeng kaibigan na katulad mo rin mag-isip. O, diba? Kakaiba. Ang hapunan mamaya ay pagkakataon para matuto siyang lumugar sa ating bayan. Yung mga mean girls. Kailangan mo ng maganda mga isusuot para mamaya sa piging sa pamamahay ni Kapitan Basilio. Naroon din ang ilang mga mahalagang tao na sandiyan. Senorita, babagay ba sa akin ito? Gagawin natin ng paraan para maging bagay sa iyan ito kaya. Oh, yung bait ni ano, Maria Clara. Perfecto. Magiging close sila talaga eh. Yun yung nararamdaman ko eh. Patutunayan mo mamaya sa piging na ikaw ay kaisa sa amin. Kaya nais kitang isama para maranasan mo naman ang aming pamumuhay. Nandun din si Crisostomo. At malay mo, makahanap ka ng ibang lalaki iyong may ibigan at mga pangasawa. May diin yung ibang eh. Hindi naman po ako naghahanap. Lahat ng babae ay kung hindi nais magbadre ay naghahanap ng mapapangasawa. Memorize na. Malapit ko na pong makabisado, di ba? Senyorita, matanong po kita. Ikaw ba yun lang talaga yung nais mo? Grabe dati, no? Napaisip ka. Ako, higit pa doon ang gusto ko. Hindi lang limitado sa pagpasok sa kumbento o pag-asawa. Napaisip si Maria Clara. Ngunit ano pa nga ba ang maaaring mong bagi pangarap sa buhay? Pangarap niya rin bang masuntok ang buwan? At bakit mo naman gustong masuntok ang buwan? Namatay ho kasi ang aking ate nito lang. Ay, hala. Kasalanan raw ng malas na pulang buwan. Ayaw rin. Pero, ang totoo ho, isa siyang mujer libre. Ay, ate niya. Wala na rin kasi siyang nakuha ang trabaho sa mga pabrika at sa mga bahay ng mga mayayaman. Ang sambit niya ay isang mahika na lamang ang makakatanggal sa kanya sa ganong buhay. Ayun pala. Kamatayan. Ilang taon na lang. Kung di na rin sasapat ang pagtitinda ng mga kandila, maaring ako'y maging isang tulad ng aking ate. Hello? Uy, wag naman. Maliba na lang kung tunay nga amahi ka. Grabe, no? Tsaka matalino naman siya, di ba? Kaya lang bawal mag-aral yung mga babae dati. Toro, magician yarn? Pinakitaan ng Mahika.
Ay, ang galing. Isang mahika? Ngunit hindi mahika o kamatayan ang mag-aalis sa'yo sa ganitong klaseng buhay, Tala. Dunong. Edukasyon. Kung kaya't kinakailangan mong mag-aral sa aking eskwela. Maari ho bang magsama ng iba? Ang bait ni Ibarra, grabe yung ano niya, vision niya for the country. Naku, senyorita, ang dami. Pwede tayong magtrabaho, gumawa ng ibang bagay, bukod sa pananahi. Oo, yung mga trabaho ng lalaki, kaya natin. Kayang-kaya natin gawing lahat yun. Dahil kung anong kayang gawin ng lalaki, kaya rin natin mga babae. At higit pa dun. Masyadong mataas ang iyong lipad, Bilipini. Mapapasok ka lang sa sinag ng araw kagaya ni Icarus. Kung hindi naman po ginawa ni Icarus yun, hindi siya makakalabas ng labyrinth, hindi ba? Oh! At nabasa mo rin ang kwentong yun? Siyempre! Napasok ko sa Greek mythology yun. Ah, sisi. Nakakabasa ka nga pala ng mga ganun libro. Naikwento lamang yun sa akin ng papa. Kung palalawakin nyo lang ang inyong pag-iisip. Sinasabi mo bang makitid ang aking... Hindi po. Sinasabi ko lang, napakalawak ng mundo sa labas ng kulungan ng mga kababaihan dito. Gaya ng sayo. Hindi ko maunawaan ang iyong mga hinahangad, Clay. Pero sana'y malinaw sa'yo na ang hangarin ko lang ay mapabuti ka habang naririto ka sa aming bayan. Ang bait ni Maria Clara. Exciting na yung susutin niya mamaya. Magiging magkaibigan talaga sila eh. Nakikita ko na eh. Salamat. Ida me patria, ida extranjeras flores. Ay. Sembradas del viajero en el camino. Y bajo su azul piel. Ay, ang galing nila. Ganda mis amores. Contad del peregrino. La fe que alienta por su patrio suelo. Wow! Ang galing nila. Aba, kabisado niyo rin ng tula sa Espanyol? Nagpaturo po ako sa guro kamakailan noong una niyang ibinahagi ang tula. Pagkatapos nun, itinuro ko po sa kanila. Magaling pong guro si Tala, Ginoo. Bukod sa wika, ay maraming alam si Tala sa siyensya at matematika. Nakakatulong po at tinuturong matematika ni Tala para mabilang namin at matuos ang kandilang ginagawa at nabebenta. Pausay. At madali po kami natututo dahil inaawit namin ito. Dahil madali naman nating matandaan ang aral kapag nilapatan natin ang hini. Totoo yan. Ida mi patria. Kakanta ka agad. Ida extranjeras flores. Sembrados del viajero. Ang galing na mga kinuha nilang bata. El camino. Ang ganda ng boses. Wow. Grabe yung casting talaga dito. Walang tapon. Pati yung mga bagong characters. Oh. Ako, senyorita, ang ganda naman ito. Pero meron pa palang ikakate at iiinit yung mga Loki, nagre-reklamo. Hindi ka lang magsanay. Hindi nga ata akong sasanay. Andeng, pakiayos mo ang laylayan? Ayan na yung laylayan. O, pak. Taray. Kailangan malinis palagi yung sahig nyo kasi nakasayad yung damit. Hindi ba may pinabibili ako sa'yo sa merkado? Tumawag ka na lang bang utusan para tumulong dyan?
Ayang mahal din ng tiya. Ayaw, ano, patulungan si... Andeng, ang kahon. Ayaw patulungan si Clay. Hoy, tiya! May pamaypay po para mas, ano, mas strict. Miss Mean Junior. Kahon talaga yung sina... Ano yun? Bueno, sinisidlan. Oras na para ikaw ay aking turuan kung papaano mo ipipresenta ang iyong sarili. Kaya mo ituro yan sa loob na isang oras? Oh, limitless yarn. Sorry. Nakalimutan mo. Ang bait ni Maria Clara. Let's go! Gangster yan. Mga nurse kasi sanay na sanay yung mabilis ang kilos dapat sa ospital, ganun. Ay, dapat ganyan pala. Pang Miss Universe yung rapat, eh. Oh. Ang galing ni ano, Maratara. Hindi mo matuturuan ang ligaw na hayop na maging sopistikada. Ang dego naman, siya. Hindi kasi namang kera. Andeng, akin ang mga libro. Tiya, ang nega mo. Nais ko siyang bigyan ng patas na pagkakataon. Ayan. Libro yung pantapat. O, aminin nyo na gaganyan din kayo dati, di ba? Tinuturuan din kami niyan dati. Yung mahirap. Ay, nakaganon mong likod pala dapat. Ka-street. Nagugulat si Tia, ano, Isabel. Dahan-dahan lang. Oh, pero hindi we. Ano ba yan? Oh my gosh. Kala baka magalit si Tia. Ay, umalis na. Isa pa. Na-jimbier na yung... Tia, alam ko ho, mag-aslaw pa siyang kumilos. Ngunit kapag naturuan ho siya, nagabayan. Na perfect. Oh. Yes, girl! Ay, baka fast learner yan dahil limitless yung trainer niya. Ang hirap niya na siya. Naglalak din ako, Gagi. SOS, correcto, SOS. Ayun lang yung Spanish nung Julie talaga. Hindi ka pwedeng tumawa na nakikita ang iyong ngipin. Kailangan mong gamitan. Sorry. Ng abaniko. Doon, mapapatunayan kung siya ay magiging paru-paro na lalabas sa kanyang krisalis o mananaig ang kagaspangan ng pagkatao ni Clay. Ang ganda nito. Gusto ko talaga itong pagkagawa ng kwento. O, yan girls ha. Dapat ano, maayos. Ganda. Ay, paalahas siya eh. Lupa. O, bling-blings. O, ang medalyon pa. Kagaya kay ano, Maria Clara. Sabit sa buhok, okay. Ah, yung hikaw niya papalitan. Sa mama niya yun eh. Nakakayak yung kwento niyan. Palitan ng ano, pangmalakasan. Pangmalakasan din yun. Di ba ganyan yung mga ano, pangmayaman dahil ng mga... Dahil kung gayon, kahit nagawa ko na ang lahat, hindi ko na magiging kasalanan kung ipapahiya pa rin ni Clay ang kanyang sarili. Ay, grabe. Pak, oh. Pwede na sa Miss Universe, oh. Ay, taray. Paimot sa ano, salamin. Napakaganda mo ito, kaya. Weh? Parang hindi ako. Inayusan lang kita. Pero ikaw pa rin yan. Ang ganda ng mga linya nila dito. Kudos sa ano, mga scriptwriters.
Grabe. At kung susundin mo lamang ako, magiging maayos ang lahat mamayang gabi. Dasal ko na hindi ka gagawa ng kahit anong kahiya-hiya sa harap ni Crisostomo. At sa harap ng San Diego. Ganda ng musical scoring, oh. Grabe. Dalawang Maria Clara. Patawad mo ako ngayon lang po ako nagkaroon ng panahon. Report na. Ay, puro ka pa sakali. Demonyong to. Diretsuhin mo na ako. Bilis! Kinup ko po ni Maria Clara yung babaeng kasama ni Don Crisostomo sa bahay nila. Isasama raw niya mamaya sa papiging ni Kapitan Basilio. Yung kanyang pinsan? Ngunit pinalabas lamang po ni Don Crisostomo na magpinsan sila. Kaibigan raw po niya to. At bakit naman kakaibiganin ni Maria Clara ang isang impostora? Ay. Hindi ko po alam, Padre. Ay, bakit hindi mo alamin? Palibhasa, ikaw India. Hindi na kapag-eskwela. Tanta! Bakit parang kasalanan nung ano, taga-report? Impacto talaga tong salve na to eh. Kaya ganakarama to eh. Doña Victorina, Don Tiburcio. Ang uwi ng batian. Magsipo tayo. Gracias. Ay. Hoy! Ang plastic ng tao. Nakainis. Bienvenidos a todos. Siete santes e cómodos. Por favor. Gracias. Es muy bonita esa casa. Gracias. Nakakasosyal pala ah, bueno, kanya. Les dejo de momento. Spanish. Hindi na ako makapagbuntay na makita ang dalawang Maria Clara. Ang isa yung magniningning at ang isa na may tililing. Mga impacto ito. Mga amigas, nariyan lamang si Crisostomo. Bueno. Buenas noches. Ay, amigo. Hindi pa man nagsisimula ang hapunan na iyo. Busog na ang mga babae sa kasulip sa akin. Uy! Asyumero to si Fidel. Overconfident din to si Fidel eh. Ubas. Ayan na. Nariyan na pala ang Alferez. Yung mga ano. Darating din kaya ang kura. Sana wag. May surpresa pa naman ako sa kanya. Hindi alep itito, amigo. Ang paksa ko ay ang mga kababaihan. Inuksama naman ang tanong ulo sa praile. Bueno. Ano ba ang iyong tipo ng babae? Nandirito ba? Yan. Magandang katanungan, amigo. Ano nga ba? Marahil ay yung hindi pinagkasundo sa akin. Marahil ay yung hindi taga rito. Ala! Parang si Clay talaga yun. Bilang mga kilala nating Maria Clara, ayan, ang pinagbabangga mo. Si Binibini Clay? Malaking pagkakamali, amigo. In no. Denial. Yung mukha niya. Basang-basa ka ni ano, Ibarra. Tumating na sila, Maria Clara. Yes, tanak na sila. Nakaka-excite. Crisostomo. Tia. Doña Isabel! Buenas noches. Ang lakas ng boses. Yan aki, amiga. Sarap sampalin nito, oh. Plastikada eh. Sintansi!
Pintase. Ayan, isa pa. Ay, mag-away sila. Opak, oh, hala. Uy! Sandali lang naman. Napakaganda eh. Grabe ang ganda ni, ano, Maria Clara. Plus pa sa ano, suot nila, nakakaganda lalo, nakakasosyal, nakakadalagang Pilipina na legit eh. Opa. Effortless yard. Effortless na, limitless pa. Oh. Sino ka dyan? Buenas noches. Ang ganda na pagka-present ng ano, pasok niya. Hala, susunod si Clay. Hala, grand entrance din to. Ay, pak, ayaw pakabog ng isang Maria Clara. Ay. Ah, pangmayaman din yung damit. Ay, pag ganun. Taray mo, Tera. Huy, nakatingin. Nagtinginan silang dalawa. Si Clay tsaka si ano? Fidel? Malawa. Oh, gulap kayo, no? Oh, hoy, mga chismos! Nasaan si Hana? Hindi nila na-expect na, no? Sobrang ganda din ni Clay. Oh. Oh, hala, Fidel, akala ko ba ayaw mo kay Clay? Kung makatingin, ha? Yung tingin niyang lakit. Nahalata niya Ibarra. Aray! Alo! Natumba! Ay, sorry. Ay, impactang. Sunod, si Senorita Victorina ba yan? Ano ang pangalan niya, Victoria? Pinagtawanan niya. Ay. Ay. Alam niyo ba ngayon? Alam, gusto ko yan! Magka-away tayo sila. Ay, natapilok siya. Nanggigigil ako dyan sa babaeng yan pag tumatawa. Ang pangit na tumawa. Ayan. Kaya patalo. May tagapagtanggol si Clay. Maging ano niya kanya? Nahiya si Clay. Miss Clay? Nasaktan ka ba? Ay, napaka-gentleman naman talaga ni ano. Ni Ibarra. Siya talaga yung naunang mag-ano yung kumusta eh. Pasensya na po. Nakakahiya. Ako man ang nakasuot ng napakahabang damit. Panigurado rin ako yung matatapilok din. Ayos ka ba lamang? Ito kaya? Oo. Ang bait ng dalawa, kaya bagay na bagay sila. May meaning, Clay. Ayun na. Hindi pa na pa. Bakit naman kilala? Umirap. Ay, bastos yung statement. Ano ka naman palang tinatagong ganda? Wow! Hoy! Hoy! Kailanman hindi ko tinago yung ganda ko, no? Baka ano ka dyan? Bakit? Tsaka ba ako dati? Tsaka? Tsaka. Hindi matindihan. Hindi ko mawari ang sinasabi. Oo, sabi niya. Ngunit ang totoo niyan ay ang buong akala ko talaga ay kauri ka namin. Kauri? Grabe yung... Yun nga ang layunin, Fidel. Ang maging kaisa siya sa amin. Tira, hindi na kita nanamukhaan kanina. Nagustuhan mo ba ang kanyang ayos, iro ko? Oo. Ang galing ni Maria Clara. Napakaganda niya. Kiligin. Oh, katabi talaga yung Maria Clara. Huwag kang balito, Clay. Ah, yung tingin ng Fidel. Yan pala yung walang gusto ngayon. Wala, tapos na! Ay, ang bilis! Oh my gosh! So, mag-aabang tayo next week. Gusto ko yung nag-aaway na dalawang babae. Yung mga ano? Tuloy pa rin po ang layunin ko sa pagpapatayo nito, Kapitan Basilio. At bilang patikim, ay nais ko sana kayong handugan na isang surpresa. Ay, mga ginawa ng mga bata. Kakahiwalay po ang mga babae at mga lalaki.
May mahalagang pinag-uusapan ang mga kalalakihan sa kapilang silid. At anong nais mo, Crisostomo? Mangimasok rin sila sa pagpapatakbo ng bayang ito? Baka malingat ako, sila na rin ang gumagamot sa mga ospital! Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Mawalang galang. Pero hindi po totoo yan. This guy. Muy bien, vosotras permanecer, muchacha. Ay, no. Impactang yun. Pag ako nandyan talaga, makapasok talaga, mahanap nga yung portal, masabunutan lang yung impactitan. Ano ba yung pangalan niyan, Victoria? Sana maano yan, tawag dito, ma-interfere siya nung isa pang ano, babae na parang mas, ano yun, mas mabait yun para makabawi tayo. Ayan guys, grabe, mga ganap. Next week pa pala yung ano, yung parang magsasalita si Barbie or si Clyde. Gustong-gusto ko yun eh, kasi parang na-remind ako na si ano siya, si Miriam Defensor Santiago, ganun. Ayan guys, maraming salamat sa panonood kasama ako. Bukas ulit, kita-kits tayo. Goodbye. Dinay mo yan sa akin,